Narito ang mga tunay na larawan mula sa solar system. Magugulat ka sa mga malalaman mo dito. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Noong unang panahon, bago pa man maimbento ang teleskopyo, ay nabase lamang ang mga tao sa imahinasyon kung ano ba talaga ang itsura ng araw at iba pang mga planeta sa solar system. Pero ngayon, sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, ay nagawa na nating makita, malaman at mapag-aralan ang mga planeta sa solar system. Kaya naman ngayon, maghanda ka na at tatalakayin natin isa-isa ang mga planeta sa solar system. At kung handa ka na, simulan na natin. Magsimula tayo sa araw. Ito ang araw na may taglay na enerhiya na kasing lakas ng trilyong nuklear kada segundo. Ang araw din ang pinakamalaking body sa solar system. At ang isa sa pinakanakakamanghang kuha dito ay nakunan ng Solar Dynamics Observatory noong Agosto 31, 2012. Nakunan dito ang mahabang filament ng solar material sa mismong atmosphere ng araw. At ito'y sumabog sa outer space. At ang ganitong napakadelikadong aktibidad na ito ay nag-travel sa bilis ng 900 miles per seconds. At ngayon, dumako na tayo sa planetang pinakamalapit sa araw, ang Mercury. Ang Mercury ay maraming taon nang pinag-aaralan, pero ang NASA's Messenger aircraft ay ang kauna-unahang umikot sa Mercury. At makikita sa litrato na ang ibabaw nito ay napapalibutan ng mga craters. At makikita mo rin dito na meron ditong mga malalaki pang mga hukay na dulot ng mga asteroids na bumagsak dito. Halimbawa, ito ang Van Eyck Crater na merong 168 miles in diameter. At ito pa ang isa. Ito naman ang Caloris Basin na may 960 miles naman in diameter. At ang lahat ng mga kakaibang larawan naman na ito ay nakunan noong April 29, 2015. Sa kabilang banda, naglalaman ng spacecraft messenger ng halos 200,000 na iba't ibang mga larawan mula sa Mercury. At ang natapos na ang misyon nito noong ding 2015, ay pinabagsak na nila ito sa mismong ibabaw ng Mercury. Pero bakit kaya? Ang dahilan ay nawalan na nga ito ng fuel dahil March 2011 pa ito naglalakbay sa paligid ng Mercury. At right after ng pagbagsak niya ay nag-send pa ito ng mga larawan. Oo, ito ang mga high resolution na kuha mula sa Mercury. At kung iniisip mo na Mercury ang pinakamainit na planeta dahil malapit siya sa araw ay nagkakamali ka. Dahil ang second planet talaga ang pinakamainit at ito ang Venus. Ang Venus ay mayroong manipis na atmosphere na gawa sa carbon dioxide, sulfur dioxide at nitrogen gas. At ang mga elementong ito ang nagiging dahilan kung bakit natatrap ang init ng araw sa Venus. At ang resulta ay nagmistulang ugon ang temperatura dito. Ganun paman, ito naman ang Venera 13, isa itong probe na ginawa ng Soviet Union para pag-aralan ang Venus noong March 1, 1982. Sa kabilang banda, ito na ang mga colored image na nakuha sa ibabaw ng Venus. Oo, napakainit sa planetang Venus at meron itong temperatura na aabot ng 880 degree Fahrenheit. Samantala, ang probe na ito ay tumagal lamang ng halos 30 minuto. Pero dahil naka-built-in ito na parang tangke sa ibabaw ng Venus ay hindi ito tumigil sa pagkuha ng mga data at mga larawan. Sa kabilang banda, nagpadala din ng NASA ng spacecraft sa Venus noong 1990 at tinawag naman nila itong Magellan. Pinadala ito ng NASA para magmapa at kumuha na rin ng mga litrato sa Venus. At sa kabutihang palad, ito ang mga nakuha nilang litrato. Makikita ng ibabaw ng Venus ay mayroong ebidensya ng mga bulkan at meron din ditong nangyayaring paggalaw ng mga tectonic plates. Dagdag pa, nalaman din nila na mayroong nangyayaring pagdaloy ng lava sa ibabaw ng Venus. At ito pa, ito ang larawan ng bulkang Maat Mons sa Venus at may taas itong 3 miles o 5 kilometers. Ganun pa man, matapos magalugad ng Magellan ng buong ibabaw ng Venus, bumagsak na rin ito sa mismong Venus. At ang ikatlo naman sa listahan ay siyempre ang ating Earth. Ang Earth lang ang bukod-tanging kakaibang planeta sa solar system na mayroong buhay o pa pwedeng mabuhay ang mga nilalang kagaya natin.
Maraming mga larawan ng ating Earth, pero ang modernong satellite ay nakakuha ng talaga namang kakaibang larawan ng ating mundo. At ito yun. Ang nakakamanghangkuhang ito ay nakuha ng NASA Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. At ito'y kinunan sa taas ng 22,000 miles mula sa lupa ng mundo. Makikita sa larawan ng North America at pati ang Moon ay nakuhaan din. At noong Disyembre 14, 2020 ay nakuhaan din ng NASA ang eksaktong kaganapan ng solar eclipse. Pero teka, ito ay malamang di mo pa nakikita. Noong March 2011 ng isang Russian satellite na may pangalang Electro-L ay nakunan ng ganito ang Earth. At dahil dito naging comparison ito sa mga larawang nakunan ng NASA. Sa kabilang banda, maraming mga nagsasabi na parehas namang maganda ang mga larawan. Ngayon ikaw, alin sa dalawa ang pinakamagandang kuha? Comment down below. At siya nga pala, ang dalawang malatulbok na ito ay ang ating Earth at Moon. At kuha ito sa Messenger spacecraft nang papunta ito sa Mercury. At ngayon, nasa Mars na tayo. Ang Mars ay pinag-iinteresan talaga ng husto ng mga tao. Ika-apat itong planeta mula sa araw. At ito'y pinag-aaralan talaga ng husto. Sa katunayan, ang Viking Orbiter 1 ay nakakuha ng nakakamanghang snapshot sa Mars noong 1979. Halimbawa, ito ang Valles Marineris. At ang Viking Orbiter 2 naman ay nakunan ang litratong ito. Ito ang Southern Polar Plains at Polar Ice Caps. At noong 2013, ang European Space Agency na Mars Express ay nakakuha ng mga detalyadong imahe mula sa Mars. At ito ang Hebes Chasma. At ito'y isa sa parte ng Valles Marineris. At simula noon, apat pang mga rovers ang pinadala sa ibabaw mismo ng planetang Mars. At ito'y para pag-aralan ng gusto ang tinaguriang The Red Planet. At dagdag pa, ang rover na rin na ito ay marunong ding mag-selfie. Sa makatuwid, napaka-high-tech na talaga ng teknolohiya. At ito naman ang 1.8 billion panoramic view at nakakuha ito ng halos 1,200 na imahe mula sa Mars. At papahanggang sa ngayon ay gumagana pa ito. At ngayon dumapo na tayo sa pinakamalaking planeta sa solar system, ang gas giant, ang Jupiter. Ito lang ang bukod tanging may kakaibang itsura kumpara sa ibang mga planeta. Merong malalakas na bagyo dito at dumabagyo dito sa loob na ng 350 years at hindi ito tumitigil. At sa sobrang laki ng spots na ito ay kaya nitong lunukin ng buo ang mundo. At noong July 10, 2017, ang Juno spacecraft ay lumipad sa taas lang na 5,600 miles mula sa ibabaw ng red spot. Dahilan nakunan ito ng napakalinaw. At makikita natin dito ang napakalaking bagyo ng malapitan. Dagdag pa, nakunan din ng Juno ang nakakamanghang polar regions ng Jupiter. At ito'y di natin kayang makita sa Earth. At ang isa pa sa mga gumulat sa mga astronomer ay ang North Pole ng Jupiter ay mayroong 8 bagyong umiikot. At ayon sa mga eksperto, hindi normal na bagyo ang nagaganap dito. At noong November 13, 2018 naman ay may lumabas na bagong imahe na kuha ng Juno. At ito siya. At noong June 27, 2019 naman ay nakunan naman ng Hubble Telescope ang trademark ng Jupiter na ang Great Red Spot na lumiliit. At ngayon, narito na nga tayo sa planetang Saturn. Ito lang ang merong napakagandang celestial body sa solar system. Ito'y merong iconic rings at ang napakagandang kuha sa kanya ay nakunan ng Cassini-Huygens spacecraft noong October 21, 2002. At ang spacecraft na ito ay nakunan ng Saturn sa layong 177 million miles. Ganun pa man noong March 27, 2004 ay ito naman ang nakuhang larawan sa kanya. Oo, at makikita mo dito ang natural nitong kulay. At teka, ito naman ang mind-blowing image ng Saturn. Ito ang itsura ng Saturn pag nasa likod ka niya at nasa harapan naman niya ang araw. Dagdag pa noong 2004, ito naman ang nakuha ng Hubble Telescope, isang kakaibang aurora. Sa kabilang banda, noong 2016 naman, ang Cassini spacecraft ay nagpadala muli ng imahe ng Saturn Northern Hemisphere. At ito'y kinagulat ng husto ng mga scientifico. Ito ang kanilang nakita, isang hexagonal vortex storms. Kanila itong pinag-aralan pero di pa rin nila malaman kung bakit ito hexagonal. At noong September 15, 2017 naman, ay muling nilibot ng spacecraft ang naturang planeta. At pagkatapos niyang isend ng imaheng ito, ay bumulusok na ito pababa sa Saturn atmosphere na parang meteor. At ngayon tapos na tayo sa Saturn ay dumako naman tayo sa Uranus. Ito ang planetang nagro-rotate patagilid.
at ito rin ang ikapitong planeta mula sa araw. At ang isa sa pinakamagandang kuha sa kanya ay kuha ng Voyager 2 noong 1999. At ang larawan naman na ito ay kinunan gamit ang tricolor filters. Samantala, noong July 11 at 12 naman 2004 ay ito naman ang imaheng kuha ng Keck Telescope. Ito ang patunay na meron ditong cold world o malamig na mundo. At ang makinang naspots naman na ito sa ibabaw niya ay auroras. Noong November 2011, ang Hubble Telescope ay nakakuha din dito ng snapshot. At ito ang kakaibang kuha niya. Isang makulay na larawan na napapalibutan ng mga ice na mayroong pulang ring. At ang sumapit na ang 2017, muling kinunan ng Hubble ang Uranus. Ngayon, narito na nga tayo sa Neptune, ang ikawalong planeta sa solar system. At ito na ang pinakamalayo sa araw. At ang spacecraft na nakalapit ng husto sa Neptune ay ang Voyager 2. At makikita sa isa niyang larawan na meron ditong malaking bagyo. At pagkatapos makompleto ng Voyager 2 ang mission niya sa Neptune, ay pumunta na ito sa interstellar space. Pero marami siyang snapshot na kuha sa Neptune. At ito ang halimbawa. Makikita na merong mga ulap sa atmosphere ng Neptune. Sa kabilang banda, nakunan din ito ng Hubble Telescope noong 2020 at ito ang nakuha niya. At dahil malayo ito sa araw ay di ito gaanong kita mula sa Earth. Pero gamit ang European Southern Observatory ay nagawa nilang makita ang Neptune. Ngayon, isama na nga natin dito pati Pluto. Maraming nagtatalo kung ang Pluto ba talaga ay planeta pa o hindi na. Pero tignan na rin natin. Ang isa sa pinakamalinaw niyang kuha ay nakunan gamit ang Long Range Reconnaissance Imager. Nakasakay ang long range na ito sa bagong Horizon spacecraft ng NASA noong July 13, 2015. Pero di pa rito natatapos. Dahil ng mga sumunod pang mga araw ay kinunan pa rin nila ito ng kinunan at makikita ang malakristal na imahe ng Pluto. At FYI, meron ding moon ng Pluto at may pangalan itong Charon. At dagdag pa, makikita rin dito na meron ding mga bulubundukin sa Pluto. Alright, mula noon hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga tao ang mga planeta. At malamang sa malamang naghahanap sila ng second Earth na maaring matirahan ng mga tao sa susunod pang mga henerasyon. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.